Bago ang lahat, luma muna. Nung nakarang araw nga ay nilabas ang balita na si Devin Booker ang magiging bagong cover ng NBA 2K23. At isa lang ang ibig sabihin niyan, posible siyang malipat ng team. Pero yung isa sa naging maingay talaga doon ay si Chet Holmgren dahil ang unang rookie na merong 90 na overall rating sa NBA 2K series. Isa pa si Holmgren din ang isa sa pinaka-hype na player ngayon na pwedeng sabihin since Zion Williamson. Nababago rin kasi yung mga sentro ngayon na kapag si Holmgren ay naging star player, yari na yung mga traditional big man dahil nga sa kanyang height na pang sentro tapos yung galaw pang guard. Na may depensa tapos accuracy. Wag lang babanggain, baka mga las. Kaso nga lang ang problema ni Holmgren na nagawan ko na dati to ng episode at dito pa siya pumatak sa isang slot na sabihin nating hindi maganda ang record, ang sumpa ng second overall pick. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa yon, kaso nasa record kasi yun ng NBA. Mula 2008 hanggang 2019, apat na players pa lang ang naging All-Star na pasok sa second overall pick. Sa apat na yon si Ja Morant at si Ingram yung matatagmong nasa prime or papasok ng kanilang prime. Si DeAngelo at itong si Oladipo, meron ng mga injuries at pababa na ang kanilang production kada season. Si Lonzo Ball, maganda pa rin ang pinapakita, kaso nga lang matatagmo siyang underachieve dahil na din sa mga injuries. Hindi kasama pa dyan sina Wiseman dahil medyo bago pa lang at wala pa sa 3 taon. Sa trend na yon, ang second overall pick mula 2008 hanggang 2019, si DeAngelo at si Ingram lang ang magkasunod na nakasama sa All-Star selection. Sa trend naman ni Wiseman, Jalen Green at Holmgren, either isa dyan ang magkakaroon ng sabihin nating underachieve na karir. Isa pa doon, yung Lakers nagkaroon ng 3 sunod na second overall pick at 2 yung naging All-Star, yung nabanggit ko kanina, si Russell at itong si Ingram. Sa parehong time span din, ang first overall pick ay nagkaroon ng 5 sunod na naging multiple All-Star, nagkaroon din ng MVP, 6 ang nanalo ng Rookie of the Year, isang drop bus at 2 underachieve. So hindi ko na binilang kung ilan yon, pero yung underachieve, pwedeng masabing drop bus na rin. Yung pagkabigay kasi ng mataas na rating kay Holmgren, kung sa iba, hindi big deal, pero dahil nga ang mga NBA players yan, bragging rights yun para sa kanila. Maingay din kasi itong si Holmgren sa media nung na-drop siya. Sabi pa nga nito, magiging best player ng NBA. Sa history din, ang tinatag na best second overall pick ay si Bill Russell, susunod si Jerry West, si Kevin Durant naman ay pang-10 sa listahan. Ayon yan sa Bleacher Report. Kaya ang kalaban ni Chet Holmgren ay hindi lang talaga mga teams or mga ibang players kundi history na. Pero sa totoo lang sa dami ng mga players na nadadrop every year, bakit number 2 lang yung medyo masama yung record? Unang-una, ikaw yung number 2 na pangalawa kang matatag na pinakamagaling sa mga rookies na papasok sa NBA. Kaya mataas din ang expectation. Si Holmgren para kasi siyang 2K build. Nasa mahigit 7 feet, merong shooting, dribbling, passing, defense, at yun nga lang ang timbang. Pero iba na kasi ang NBA ngayon. Si Kevin Durant ang masasabing huling best second overall pick. Kasama nga siya sa top 10. Nang pumasok siya sa NBA, halos katulad ang pangangatawan niya dito kay Holmgren. At noon, ibang iba pa ang game kumpara ngayon. Si KD nasa small forward position. Sabi pa nga noon ni Kevin Durant, alam niyang tumangkad siya ng almost 7 feet na. Iba pa noon ang liga. Medyo pisikalan pa. Kapag nag-update kasi siya ng height, ilalagay siya sa power forward position or posibleng sentro pa. Kaya ang gusto niya, unusual yung 6'9 small forward sa NBA noon. Yun lang ang dahilan ni KD. Si Holmgren yung sumunod na second overall pick para sa franchise ng Seattle at OKC since Kevin Durant. Iisa pa lang ngayon kasi yung franchise na yun. Kaya ang expectation magiging katulad din siya ni KD dahil nga pareho sila ng physical attribute at halos parehas din sila ng game. So yan muna ang tungkol dito kay Chet Holmgren at abangan natin kung tatamaan ba siya ng sumpa ng second overall pick dahil nasa history na yun ng NBA at maraming mga players na ang tinamaan nun.